Good day, good morning, good evening sa inyo mga Spikitik. Nandito naman tayo syempre kay Rides Bicycle Shop. At syempre may nakita ko dito isa sa mga pinakamabentang road bike ngayon. Syempre dito sa market, lalo na dito sa Quiapo. And syempre bibigay ko sa inyo yung specs. Syempre also yung sukat and yung timbang ng bisikleta na ito. Yung pang malakasan talaga sa market ngayon. And humingi ako ng assistance kay Sean dahil hindi ko siya matimbang kanina. Well, padali na naman yan. Bibigay ko sa inyo mamaya-maya. Alright, so simulan na nga natin yung bike check natin para kay Tosic R-Type D, which is yung naka-disc brake. Alright, may bike check na ako yung unang version nito. Check nyo na lang dyan sa channel ko. Alright, para sa mga bago dyan, don't forget to like, comment, subscribe. Spikitik the Explorer lang sa TikTok, Facebook page, and syempre dito na rin sa YouTube channel natin. Alright, simulan na nga natin. So, simulan na nga natin yung bike check natin dito kay Tosic R-Type D. Yan, napakaganda, pinasimple, at mas elegante na siyang tignan ngayon. Alam mo bakit? Yung unang version nito, mga Spikitik, eh may pagka-OA yung kanyang branding. Bakit? Ang daming glittery. Ang daming glitters nung unang version nito. Promise. As in, medyo may pagka-OA na talaga. As in. Ngayon, napakasimple ng pagkakagawa, lalong-lalo na sa decals nito at syempre sa mga paint na ginamit dito. Napakaganda na talaga. So, simulan na nga natin sa kanyang top tube. Top tube nito, napakalinis. May nakalagay pa rin na ride without limitation. So, dito nakalagay 700C R-Type D. May kasama pang warning yan, mga Spikitik. Alright, head tube nito, syempre, ito is tapered na. Okay? Smooth weld, okay na okay yan. ICR niya naman, ito, isa sa kanan. Siyempre, malamang dalawa sa kaliwa. Ayan, kitang-kita naman. No? Okay? Down tube na ito, siyempre ito, napakaganda. Siyempre, aero, may pagka-aero na talaga to. Manipis na manipis yan. Ito siya. Ganyan siya kanipis. Kitang-kita ba? Ayan. Ito kamay ko, pipiliting kong iabot kahit masakit ang kamay ko. Ayan. Ganyan siya kanipis. Okay? Masakit. Masakit sa kamay. Alright. Ito. Pagdating naman sa bottle cage niya, lagay ng bottle cage. Isa, dalawa. Okay? By the way, size nga pala na ito is size 46. Yung kanyang seat tube. 53 naman yung kanyang top tube. Okay? All goods. So, kitang-kita mo naman yung pagka-aerodynamic niyan. Napakaganda. Napakasimple. Dito naman, kitang-kita mo naman, FD niya, Sensa Ignite ang ginamit. So, pag Sensa Ignite, automatic 9-speed yan. Naka-brace on na yan, ha. Ayan, kitang-kita, naka-brace on. Naka-2x na to. Lalagay ko dyan sa caption sa baba kung ilang teeth yung pinakamalaki at ilang teeth yung pinakamaliit niya naman. Naka-Halotech na yan. Tosic ang ginamit sa kanya. Kitang-kita naman. So, most likely, ito is naka-Solane. Solane nga. Hindi ako nagkakamali. Solane Venus ang ginamit sa kanya. Halotech na yan, ha? Okay. Chain naman na ginamit sa kanya is YBN naman. Pang 9-speed yan. All goods na all goods. Hindi mawawala yung kanyang bike skin para hindi magasgasan yung chainstay mo. Seat stay, walang kaarte-arte. Wala ka na makikitang caliper dyan, pero may nakaabang pa. All goods na yan. Dito naman sa RD, Sensa Ignite naman ang ginamit sa kanya. 9-speed. At syempre, dito naman, so this is 9-speed 11x32T ang ginamit sa kanya. So, yung kanyang hubs naman, lalagay ko dyan sa caption sa baba kung ano yung ginamit. Kasi hindi ko maiikot talaga ito eh, kasi medyo masakit yung kamay ko. Yung balikat ko pala, masakit talaga siya ngayon. Okay? 700C by 25C ang ginamit sa kanyang tires. And I think parang Kenda ang ginamit sa kanya. Kenda nga ang ginamit.
Tosic ang kanyang rim. All goods na all goods, maganda naman. Alright. Kung ilang spokes yan, lalagay ko dyan, na lang dyan sa caption kasi hindi ko mabibitawan tong camera ko at masakit yung kanang braso natin. Okay, kasi bali yung collarbone natin. Dito naman, Yining naman ang brake calipers na ginamit sa kanya. 160 mm ang ginamit sa kanyang rotors. Okay, naka-QR na nga pala yan. Okay, so ito, kinagandaan nito, madali mag-upgrade nito. Meron ng mga cable actuated na hydraulic brakes para may upgrade mo yan. Okay, saddle, Tosic ang ginamit sa kanya. All goods na all goods. And syempre, kanyang seat post is may pagka-aero na, hindi siya ordinary. Okay, madali na nang mag-adjust niyan. Okay, so nasabi ko na 46 seat tube, 53 top tube niya. Okay, Tosic ang kanyang stem. Overdrive niya, may pagkamaliit, pero all goods na yan. Headset nito, I think parang ball bearing pa. Okay, dito naman tayo sa kanyang stem. Clamping nito, 31.8. Okay, Tosic ang drop bar na ginamit sa kanya. Okay, brifters ang ginamit sa kanya, Sensa Ignite. When you say brifters, brake and shifters, hindi mo pwedeng tawaging STI yan dahil hindi to Shimano. Okay, all goods ba tayo dyan? At ito ang nabago sa kanya, yung tinidor. Yung tinidor na ito, syempre alloy na rin naman yan. Pero may pagka-aerodynamic na rin yung tinidor na ginamit sa kanya. Okay? At napansin ko, hindi siya naka-presta valve, naka-shredder pa. Okay? So, yan yung bike check natin dito kay Tosic. Timbang na ito, lalagay ko dyan sa baba kung gaano kabigat tong bike na to. Okay? So, presyo na ito. Teka, tatanong natin. So, mabalik tayo. Presyo na ito, 16,000. Siyempre, dito lang yan kay Rides Bicycle Shop. Okay? So, yung timbang, lalagay ko dyan sa baba. Ulitin natin. Yan na, nakalagay na ulit. Yon. Alright, so 16,000 pesos SSS, negotiable yan kay Rides Bicycle Shop. Follow nyo na rin yung Facebook page nila, Rides Bicycle Shop. Alright, so yun na nga yung bike check natin kay Tosic R-Type na TISC. So sana nagustuhan nyo to. Murang-mura na to sa presyo na ito, negotiable pa. And syempre sana i-follow nyo ako sa Facebook page, TikTok, and syempre, subscribe mo na rin itong YouTube channel natin. Alright? Medyo masakit na ang aking braso, mga spiritik, pero grind muna tayo kasi wala na akong may upload noong nakarang araw. Alright? Maraming salamat sa inyo. This is your Spiritik The Explorer. Maraming salamat. Ciao!